Hello, this is Okie Doggy. Ang pag-uusapan natin ngayon, kung paano nga ba kumita sa pag-aalaga ng aso. Gusto nyo malaman, pero bago yan, intro muna tayo! Ako na pala si Okie Doggy. Gumagawa ako ng video kung paano mag-alaga ng aso para sa mga first timer, ng mga dog lover, mga pet lover. Gumagawa ako ng video kung paano sila pakainin, kung paano magbigay ng vitamins. Kaya please subscribe and hit the bell button for more videos update. Sige, umpisa na natin. Hello mga ka-Okie Doggy, happy weekend sa inyo. Sunday ngayon, ito yung vlog na to. Napapansin ko kasi sa mga group ng aso ngayon, maraming naghahanap ng mga breed na aso. Pero isi-share ko sa inyo, kasi di ba napapansin nyo yung mga nag-aalaga ng aso, nagbebenta sila ng may breed na aso, may lahi, syempre may mga presyo yun. Kaya pag-uusapan natin, paano nga ba kumita sa pag-aalaga ng aso? Mahirap ba o madali? Gusto nyo malaman. Pisa natin. Mahirap siya para sa akin. Sa pag-aalaga ko ng aso, mahirap magparami ng aso. Bakit? Meron kang tatlong bagay na kailangan bago ka mag-breed ng aso o mag-umpisa sa pagparami ng aso natin. O kaya breeding ang tinatawag. Mag-breed ka ng aso, kailangan mo ng tatlong bagay. Ang unang bagay na kailangan mo sa pagpaparami ng aso, kailangan mo ng budget. Diba? Kailangan mo ng budget. Ano sinasabi kong budget, diba? Pera. Kailangan mo ng pera. Kasi, yung pag-aalaga ng aso, hindi biro yan. Para siyang bata na kailangan ng maintenance. Kailangan ng vitamins, gamot, saka emergency fund. Pampadoktor sa alaga nating aso. Kung may mangyari, magkasakit yung alaga nating aso, di ba nga magbibreed ka ng alaga mong aso? Kailangan mo ng pera. Kasi pa nagkasakit yan, hindi ka na makapagpaparami ng aso. Kaya dadali mo siya sa vet, kailangan mo ng budget. Yung mga pagkain, yung mga vitamins, yung bakuna, purga, di ba? Di ba ka kailangan mo talaga ng budget? Kasi hindi libre yan. Kailangan talaga ng pondo para sa pagbibreed ng aso sa papaparami bago ka kumita dito. Okay? Pangalawang bagay naman na kailangan sa pagpaparami ng aso o pagbibreed ng aso, kailangan mo ng space, lugar. Depende naman kung gaano karami pag-aalaga mo ng aso. Pero kung pagpaparami ka ng aso na tatlong babaeng shih tzu, apat na babaeng shih tzu, kailangan mo na ng space. Kasi hindi biro yung dumi nila. Sa mo itatapon, sa mo paano mo lilinisan tuwing umaga pagtataian. Kaya kailangan ng lugar, sapat na lugar. Kailangan malinis, kailangan linisan, kailangan buhusan ng sabon. Kasi mangangamoy yan sa kapitbahay. Mauwi pa to sa reklamo ng kapitbahay, pupunta sa barangay. Kaya kailangan mo ng sapat na space para sa pagpapaalaga ng aso. Kasi hindi lang man umiikot yung alaga nating aso sa kulungan eh. Meron silang oras para sa exercise nila. Kasi naiinip din yan, parang tao din yan. Naiinip yan sa kulungan. Kaya kung hindi maganda yung space nila, hindi maganda yung breeding ng aso mo. Kaya kailangan hindi sila pwede ma-stress. Kailangan maganda yung environment nila. Diba? Yung alaga mong aso, hindi pwede sa kulungan lang. Kaya kailangan ng space. Kailangan exercise ang alaga mong aso. Nakadalawang bagay na tayo na kailangan sa pagpaparami ng aso. Pag nagawa mo yan, pwede ka nang kumita sa pag-aalaga ng aso. Okay? Pangatlo naman, ang pangatlong kailangan bago ka kumita sa pag-aalaga ng aso, kailangan mo ng sapat na oras. Kailangan mo ng oras kasi hindi biro pag-aalaga ng aso. Kailangan mo siyang paliguan every weekend. Kailangan mo siyang, yan, exercise nga, ipasyal. Kailangan mo siyang gupitan. Yung buhok niya, kailangan mo i-maintain. Yung pagkain, yung bisita sa vet, kailangan mo siya ng sapat na oras. Hindi ho biro pag-aalaga ng aso. Lalo na pag nanganak, di ba? Yung sinasabi niyong pag nanganak yung aso, di ba? Tapos binebenta ng 10K, tatawaran yun ng mga 7K. Hindi ho pwede yun. Hindi ho kasi biro yung pag-aalaga ng aso. Ipapaliwanag ko sa inyo, pag nanganak yung aso nyo, kailangan ho bantayan ng 3 linggong puyatan. Kasi pagpapadede ho ng tuta, yung may breed na aso, 2 hours ho ang agwat. Kailangan yung magpapadede ng gatas. Gagastos ka na sa pera, kailangan mo ng oras, kailangan mo ng sapat na space para
kumita sa pag-aalaga ng aso. Hindi ho biro yun. Pag nakakita kayo ng tuta na binibenta sa online o kaya sa mga pet shop na ganun ang presyo, may pinagdadaanan ho yun, kaya ho ganun yung presyo. Kasi ho yung maintenance, hindi ho biro. Sa dog food, sa vitamins, sa burga, sa doktor. Lalo ho ngayon, tumataas yung presyo simula ng pandemic. Kaya bago ka kumita sa pag-aalaga ng aso, kailangan may tatlong bagay ka nito. Kailangan mo ng budget o pera, kailangan mo ng space o lugar para sa pag-aalaga ng aso. At ang pangatlo, kailangan mo ng oras para sa pag-aalaga ng aso. Kasi hindi ho biro magparami ng aso. Okay? Okay ba yung mga ka-okie doggy? Yung mga hindi nakakaalam sa pag-breed ng aso, ito yung tatlong bagay. Gusto mo mag-umpisa? Umpisahan mo ito tatlong bagay. Dapat meron ka. Kikita ka sa pag-aalaga ng aso. Okay? Again, kung gusto mo, kung nagustuhan mo ang video na to, paki-like and share and subscribe for more videos update. Naniniwala sa kasabihang, hindi natin bilhin kung di naman kailangan. Pero kapag para sa aso, pwede. Don't forget to subscribe and hit the bell button for more videos update. Bye-bye!